Samantala, tinadtad ng mga poster at kung ano-ano bang gimmick ng mga politiko ang ilang sementeryo. Pero malinaw man daw na estilo ito ng maagang pangangampanya, walang magawa ang COMELEC dahil hindi pa naman daw campaign period. Balita hati ni Lia Manyalak del Castillo. Sa libo-libong dumagsa sa mga sementeryo para alalahanin ang kanilang mga namayapang kaanak, ganito ang karaniwang sumalubong ang naglipa ng mga tarpaulin ng mga politikong kakandidato sa eleksyon sa 2013. Sa Laloma Cemetery boundary ng Quezon City at Caloocan, sa labas pa lang may higanting poster na ang mag-amang Caloocan Mayor Recom Echeverry at anak na si RJ. Ilang beses namin tinawagan at tinext si Mayor Echeverry. Nung una, nagriring ang telepono nito. Kinalaunan ay hindi na namin ito makontak. Sa A. Bonifacio Avenue, sa labas ng Manila North Cemetery naman, kaliwat kanan ang mga libreng sakay ng mga tumatakbong konsehal ng Quezon City. Lahat ng sasakyan, may larawan ng opisyal. Ang ibang staff nga ng politiko, sila pang nagtatawag ng mga sasakay. Sila na rin ang nagpaliwanag kung bakit ito ginagawa ng mga amo nila. Social service talaga kami. Chairman siya ng Social Service Committee of the Quezon City Council. Ah, hindi o. Taon-taon talaga. Ano na mga kapitan to? Pinaproject ng mga kapitan. Tulong sa mga nakikipag-ano rito sa sementeryo. Wala kayo nakikita masama naman? Ah, wala naman. Natutuwa nga kami. Lalo ako. Taon-taon ako tumutulong dito. Alay sakay ako lagi. Pati barangay emergency response team vehicles dineploy para magsakay ng mga pasaherong pupunta sa sementeryo. Pili nyo na ang kampanya yung mga politiko sa inyo kasi may mga mukha pa nila yung mga... Sa akin, hindi ko po masyadong naramdaman yun. Parang kampanya. Hindi naman. Taon-taon naman ganun ginagawa nila. Paliwanag ni Quezon City Mayor Herbert Bautista, hindi niya nakontrolado ang paggamit sa mga van na may larawan niya dahil na-donate na ito sa barangay. Ang magkapatid na Wico naman ng Quezon City nagsabing papatanggal na ang mga tarpaulin nila sa mga sementeryo. Taon-taon na rin daw ginagawa ang libreng sakay. Bukod sa individual poster at gimmick, may team poster pa ang mga kandidato ng Liberal Party sa labas ng sementeryo. Ilang beses naming tinawagan si Congressman Erin Tanyada ng Liberal Party pero hindi rin ito sumasagot sa aming mga tawag at text. Sa isang text message, sinabi ni Mayor Bautista, wala siyang alam sa mga poster na ito. Malinaw daw niyang iniutos sa executive committee niya na huwag maglagay ng mga tarpaulin sa mga sementeryo. Wala rin daw alam ang Liberal Party dito. Sa Paranaque, may free wifi na gimmick. May mga tarpaulin na nakalagay ang apelido ng ilang politiko. May nakunan din kaming tent ni LPGMA Partyless Representative Arnel T. na nagbibigay ng first aid. Pero paliwanag ni T., ito raw ay bahagi ng kanilang proyekto at serbisyo publiko. Wala naman talagang batas na nagbabawal sa paglalagay ng ganito mga tarpaulin at pag-aalok ng kung ano-anong serbisyo. Lia Manyalak del Castillo, GMA News.